Hi guys, it's me again, Harvey, and welcome back again to another video. So, itong pangalawang video na to, this is the procedure itself. Ipipost ko dito yung pinaka-full video na itinok sa akin nung nurse during the procedure. Actually, wala, hindi naman talaga siya masakit. Bago itok yung video nung nurse, nilagyan muna, pinahiga muna kami dito. And, papakita ko sa inyo yung picture. Pinahiga kami muna dyan. Doon ako nilagyan ng anesthesia. So, we waited like several minutes para maging ano yung anesthesia, tumalab dun sa mata ko. So, ito na nga, i-play ko na yung video. Ayan, so, dumating na yung doktor. So, yung part na to, nagpre-prepare na si Doc. Okay, we'll put something that will keep your eyelids away from each other like this, okay? Okay. Iyon. Can you see this red? Lamp? Yes. Keep looking at it, okay? Don't feed it. Dun sa taas, may parang laser na red. Kailangan titingin ka dun. Throughout the whole procedure, kailangan hindi mo aalisin yung tingin mo dun. Parang yun yung parang magkikip ng eye mo to be straight. Can you see this red lamp? Yes. Keep looking at it, okay? Don't feed it. Your anesthesia is working. What you feel right now is just the touch sensation. And that's it, okay? I will test your anesthesia even more. Do you feel any pain? No. Oh my God! Ito yung part na yung mata ko, dahil nakabuklat, tinusok-tusok niya. Makikita mo talaga na inaano na tinitest niya talaga na yung anesthesia is working. Now, wash your eye. Keep looking at the red spot, don't feel it, okay? Now I'm gonna clean your eyelids. This sound that you will hear right now, you're going to hear during the procedure. Don't make it ridiculous, okay? Mm-hmm. I want you to stay looking at the red spot, don't leave it. Keep exactly as you are. You're going to feel some pressure right now. Relax. Ito yung part na pinaka-ayoko. Kasi parang may diniin siya na something. Diniin niya yung kamay, yung mata ko. Yun ata yung magka-cut ng cornea, yung parang itatanggalin yung layer ng cornea ko. Gusto kong ipikit yung mata ko. Hindi siya masakit pero nakaka-pressure siya. Ang ending nito, during this procedure, nung pin-rest yung mata ko, nag-blackout talaga yung paningin ko. Don't close your eyes. Open both of them. And the most annoying step of the whole procedure is now done, okay? The rest is going to be very easy, inshallah. Now keep looking at the red spot, don't leave it. Yun yung binuklat niya yung ano, kitang-kita ko yung pagkabuklat ng mata ko. Look at the red spot. Stay exactly as you are, don't move. Now you will hear the laser sound. Yan ay laser talaga. Stay exactly as you are and don't move. During that time, nung sa laser na, para siyang fireworks, yung laser. Nung sa akin, it took like 30 seconds. Inorasan nila na 30 seconds talaga yung procedure na yon.
as you are. Tapos, sinara ulit. Sinara ulit yung layer. Tapos, and the right eye is almost done. Okay. Stay as you are. Sabi ko, Lord, akala ko tapos na. Right eye pa lang pala yun. Meron pang left. Diyos ko po. Mararanasan ko na naman yung pinaka-ayokong part. Look at the red spot. Keep on it. Look at the red spot. That's it. Don't close your eyes. Keep your eyes open. Widely open. Close your eyes gently as if you are sleeping. Close. Open up. Okay, now to the other eye. Should I keep it open? Yeah, keep both of them open, not only one. Open up your eyes. Close now. Open. Look at the red spot also. Stay exactly as you are. I'm going to test your anesthesia again. Wash your eye, relax, clean up your lashes, and here comes the pressure. Don't close your eyes. You got the red spot, don't leave it. Exactly as you are, don't move. Stay as you are. Yes, excellent. Don't move. So after that, after the procedure, lumabas na ako. Oh my goodness, wala talaga akong makita. Wala talaga akong makita nung time na yon. Like, as in, sobrang blurry nung vision. Wala akong makita at all or maliwanag na sobra. Yun lang. Hindi ko maaninag yung mga tao. I cannot read anything. Kasama ko na si yung jowa ko dito, si Ika. Siya yung kumuha nung mga drops na pinescribe sa aming dalawa na Tiana. Tapos yung kay Tiana, ang pinagkaibahan namin kasi sa kanya, 9 seconds lang yung laser. Yung sa akin, 30 seconds. Siguro, it depends upon the case. So after nun, nag-rest lang kami. Binigyan kami ng eye drops. Sabi naman nila, kailangan talaga na suot yung glasses after the procedure, 24 hours. Pero ako, sinusuot ko pa rin. Hindi mo na ako nag-cellphone that day. Nanood lang ako ng TV. Tapos, na-make sure ko yung TV is super layo sa amin. Tsaka, may glasses pa rin ako habang nanonood.
Pati ha, kahit hanggang matulog yung glasses talaga, needed yung glasses. Kasi syempre, may cuts kami sa loob ng bahay. Mga buhok, baka pumunta, mga likabok. At saka syempre, pag natutulog ka, baka unintentionally is makuskus mo yung mata mo. So, para lang maging safe ba? After noon, 24 hours, nag-video ako ng first day ko. Ito yung video na yun. Hi guys! So, today is the first day after nung treatment ng yung treatment na LASIK kahapon. So, today is November. Anong date na yun? Today is November 8. Tama ba? So, first day pa lang. So, kailangan ko pa rin mag-sunglasses sa bahay. Maliwanag pa naman dito. So, kailangan pa rin talaga naka-sunglasses. Tapos, less pa rin ng phones. And yun lang, mamaya aalis kami, ulit kami ng friend ko, first appointment namin. So, compared yesterday, mas okay na siya ngayon. Hindi na blurry yung paningin ko. Tapos ang dami ko nang nakikita na, katulad niyan, yung TV sa likod ko. Dati hindi ko siya nakikita kapag nandito ako sa may kama. Pero ngayon, nakikita ko na siya ngayon, which is sobrang, sobrang galing. I didn't expect na ganito yung magiging result nung treatment. Bawal pa rin maligo. Tsaka marami pa rin do's and don'ts. So, update ko na lang ulit kayo sa next vlog, guys. And then, after nun, punta nga kami nung sa doctor for our next day follow-up. And sabi nga ni Doc, umokay na nga talaga. And actually, umokay na talaga siya. Nakakabasa na ako. Compared to yesterday, yung pag-procedure na wala talaga akong makita at all, sobrang ganda ng results talaga niya. Like, sobrang liwanag. Pero sabi niya pa naman ni Doc, mag-i-improve pa naman yan day by day. Ako, medyo may liwanag pa rin. May mga glares pa rin yung mga lights. Pero sabi ni Doc, magiging okay din daw siya after like few weeks ng healing. Kasi nag-heal pa rin kasi. So yun lang guys, yung pinaka-procedure. So by next week na ulit yung follow-up schedule namin kasi may libreng 3 schedule siya. So for those people who will ask kung saan yung ano, ililink ko na lang down below yung pinaka-clinic na pinuntahan namin and their contact number if you want to contact them and their IG, ipopost ko na lang din. Thank you so much nga pala for this procedure, Ultra LASIK Center. Kaya Tiana, pinasinamahan ako at nirecommend din sa akin. Si Teroxan na laging nagpo-push sa amin. And syempre sa jowa ko na nandyan for us, for me and for us. Of course, kasi syempre magkakaibigan kami. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Mag-upload na lang ulit ako for the follow-ups the following weeks kung ano na yung nangyari. And yun lang. See you guys again on my next video. Bye-bye.